sa nakalipas nating aralin, napag-aralan nyo ang iba't ibang pakinabang pang-ekonomiko ng ating mga likas na yaman. Ngayong araw ay may kaugnayan pa rin sa mga likas na yaman ng bansa ang ating pag-aaralan dahil tatalakayin natin ang matalinong pagpapasya sa pangangasiwa sa mga likas na yaman. Gayun din ang ilan sa mga isyung pangkapaligiran na ating nararanasan dito sa ating bansa. Kaya naman ang layunin ng ating aralin ngayong araw ay ang mga sumusunod. Una, inaasahan na matututuhan mo ang kahalagahan ng matalinong pagpapasya at pangangasiwa sa mga likas na yaman. Pangalawa, maiisa-isa mo ang mga isyung pangkapaligiran na maaaring makaapekto sa ating bayan at sa mga likas na yaman. At ang panghuli ay mapapahalagahan at maisa sa buhay mo ang pagpapanatili ng kalinisan sa ating kapaligiran. Bawat pagbabago at pag-unlad ng isang lugar ay may kaakibat na epekto sa kapaligiran at sa mga likas na yaman. Maaaring makabubuti o makasasama. Isa sa mga pagbabago tungo sa pag-unlad ng isang bansa ay ang industrialisasyon. Pero ano nga ba ang industrialisasyon? Ang industrialisasyon ay ang malikhaing pagtatayo ng industriya, ng pabrika, ng kalakalan at iba pang gawaing pang-ekonomiko na ang layunin ay makalikha ng trabaho para sa mga mamamayan at makatulong sa pag-angat ng ekonomiya ng isang lugar o ng isang bansa. Tunay nga naman na ang industrialisasyon ay isa sa mga nakatutulong sa pag-angat o pag-unlad ng ekonomiya ng isang lugar, lalo na sa mga kalungsuran. Pero hindi rin naman natin maiaalis na isa ito sa mga contributing factor o mga salik sa nararanasan nating iba't ibang mga isyung pangkapaligiran na atin namang pag-uusapan at tatalakayin ngayon. Unahin na natin ang global warming. Ang global warming ay ang pagtaas ng temperatura ng atmosfera ng mundo, sanhi ng mga greenhouse gases na nanggaling sa mga industriya, sa mga kabahayan, at sa mga usok ng sasakyan. At marami pang iba, ang mataas na temperatura ay dulot ng greenhouse effect o ang pagkakakulob ng init ng araw sa mundo. Isunod naman natin ang pagbaha at pagguho ng lupa. Ang pagbaha at pagguho ng lupa ay bunga ng walang habas na pagputol ng malalaking punong kahoy sa kabundukan at kagubatan. Ang patuloy na pagpuputol ng mga puno ay isa sa mga isyong pangkapaligiran sa kasalukuyan na dapat bigyan na ng pansin dahil ang pagbaha at pagguho ng lupa ay nagiging sanhi ng pagkasira ng mga pananim at mga ari-arian at ang masaklap pa kung magiging mitsa ito ng pagkawala ng buhay ng mga mamamayan. Nagiging sanhi rin ng pagbaha at pagguho ng lupa ang pagkakaingin o ang pagsusunog sa bahagi ng kagubatan upang makagawa ng uling at taniman. Ang mga gawaing ito ay hindi nakabubuti sa kalikasan. Ang polusyon ay isa rin sa mga isyong pangkapaligiran na nakaaapekto hindi lamang sa kalusugan ng mga tao, kundi maging sa mga likas na yaman. Ang usok at langis na mula sa mga pagawaan at sa mga sasakyan ay nagdudulot ng pagdumi ng hangin at katubigan na maaaring maging sanhi ng pagkakasakit ng mga mamamayan. Ang mga kalat na itinatapon lang sa kung saan saan, kapag umuulan ay inaanod yan sa mga estero hanggang sa nakakarating sa mga ilog at dagat na nagiging dahilan ng pagkamatay o pagkalason ng mga lamang dagat. Ang climate change naman o ang pag-iiba-iba ng klima ng mundo ay nakakaapekto rin sa bansa dahil sa dala nitong epekto kagaya ng malalakas na pag-ulan, malalakas na bagyo, pagbaha at pabago-bagong panahon. At iyan ang iba't ibang mga isyong pangkapaligiran na nangangailangan ng agarang aksyon at pagtugon. Kaya kumilos na tayo hanggat hindi pa tuluyang nasisira ang inang kalikasan. Dumako naman tayo sa kahalagahan ng matalinong pagpapasya sa pangangasiwa ng mga likas na yaman ng bansa. Tungkulin ng bawat Pilipino na pangalagaan ang mga likas na yaman ng ating bansa. Mahalaga ang wasto at matalinong pagpapasya sa paggamit ng mga ito upang mapakinabangan din ng lahat ng mamamayan hanggang sa mga susunod pang mga henerasyon. Ang maling paggamit naman sa mga ito ay maaaring humantong sa kanilang pagkasira, pagkawasak o tuluyan ng pagkawala. Ang likas na yaman ang pangunahing pinanggagalingan ng ikinabubuhay ng mga tao. Isa ito sa mga salik sa pagkakaroon ng maunlad at masaganang kabuhayan ng isang lugar. Tinutugunan nito ang ilang pangangailangan ng mga mamamayang nakatira dito.
Maraming mga lugar, lungsod at lalawigan sa ating bansa ang maunlad dahil sa matalino at wastong pangasiwa ng kanilang mga likas na yaman. Isa na rito ang lalawigan ng Palawan, na kilala at tampok sa magagandang lugar, magagandang yamang dagat at gubat. Pinananatili rin ng mga mamamayan ang kalinisan ng kapaligiran. Sa patuloy na pag-unlad ng kanilang lugar, hindi nila hinahayaang masira ang kanilang kabundukan at yamang tubig na dinarayo ng mga turista. Kaya napakahalaga talaga ng matalinong pagpapasya at pangangasiwa sa paggamit ng mga likas na yaman ng ating bansa. Dahil ang mga ito ay maituturing na salik sa pag-unlad ng ekonomiya ng isang lugar o ng isang bansa. Paano mga bata, naunawaan nyo na ba kung paano yung wasto at matalinong paggamit ng mga likas na yaman? Kung hindi pa masyado, magbibigay pa ako ng ilang mga halimbawa, katulad na lamang nito. Ito yung pinakamaganda sa Piting Lawa. Malinis. Masarap maligo dito. Kung kumakain, lalaot to, pupunta doon. Oh, maganda. Halimbawa na lamang itong lawa ng Pandin sa lungsod ng San Pablo sa lalawigan ng Laguna. Dahil ito ang pinagkakakita ang likas na yaman ng mga residente, ang ginagawa nila ay pinananatili ang kagandahan at kalinisan ng lawa. Dahil dito sila kumukuha ng kanilang pangangailangan sa pang-araw-araw. Halimbawa na lamang ang mga tilapyang nahuhuli nila sa lawa at ang kanilang kita sa mga turistang dumarayo at pumupunta sa kanilang lugar. Ito pa ang isang halimbawa. Bigyan ng pagkain niyo, Unggoy. Ayun, ha? Oh. Ayun pa isa. Dahil mga likas na yaman ding maituturing ang mga hayop na matatagpuan sa kagubatan at kabundukan ng Cavite, ang ginagawa ng mga Caviteño ay hinahayaan lang nilang mamuhay nang malaya ang mga hayop katulad ng unggoy. Hindi nila hinuhuli ang mga ito upang ibenta at pagkakitaan ng malaking halaga. Hindi rin nila sinisira ang kagubatan at kabundukan na nagsisilbing tahanan ng iba't ibang mga hayop na matatagpuan lamang dito sa ating bansa. Paano mga bata, malino na ba sa inyo ang ating aralin? Nauunawaan mo na ba ang wasto at matalinong pangangasiwa sa mga likas na yaman na mayroon ang ating bansa? Naging malinaw na rin ba sa inyo ang mga isyong pangkapaligiran na kailangan nating aksyonan? O kung hindi man natin masosolusyonan, ay makapag-isip tayo ng mga paraan upang hindi na lumala ang mga ito. Katulad na lamang ng global warming, pagpuputol ng mga punong kahoy na nagdudulot ng pagbaha, polusyon na nagdudulot ng iba't ibang sakit sa mga mamamayan, at ng climate change o ang pag-iiba-iba ng klima. Subukin nga natin kung talagang may natutunan ka sa ating aralin ngayong araw. Ang gagawin nyo lang, uunawain at pakikinggan nyo lang ang pahayag na aking babanggitin. Pagkatapos, magta-thumbs up ka lang kung ang pahayag ay nagpapakita ng matalino o wastong paggamit ng mga likas na yaman, at thumbs down naman kung hindi. Malinaw ba mga bata? Simulan na natin! Namingwit sa ilog ng Maragondon si Mangkardo. Nakahuli siya ng maliit na isda, pero imbes na iuwi niya ito para sa kanyang alagang pusa, palalakihin muna raw niya bago niya muling hulihin. Hindi na muna nililinis ng mga residente ang mga kalat sa dalampasigan dahil wala naman daw dumadalaw o bumibisitang mga turista dahil sa pandemya. Saka na lang daw ulit lilinisin kapag bumalik na sa normal ang sitwasyon. Pagpuputol sa mga malalaking punong kahoy na gagamitin sa pagpapatayo ng mga infrastruktura at para gawing taniman ang bahagi ng kinalbong kagubatan. Ang mga Cagayanong magsasaka ay gumagamit lamang ng mga organikong pataba para sa kanilang mga pananim. Hindi sila gumagamit ng labis o sobra-sobrang pamatay peste dahil nakasisira ito sa kalidad o sa katabaan ng lupang sakahan. Gumagamit ng baso na may lamang tubig si Bornok kapag siya ay nagsisipilyo at hindi direkta doon sa nakabukas na gripo upang sa ganon ay makatipid ng tubig.
Nag-enjoy ba kayo mga bata? Kung ang score mo ay 5 tamang sagot, binabati kita. At kung hindi naman, binabati pa rin kita. Babawi ka na lang sa mga susunod na gawain.